Showbiz fanatics, Catherine Bernardo, narito na ang pinakamasakit at malalang desisyon na ginawa ni Catherine sa buong 11 years na kanilang relationship ni Daniel Padilla. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, nais ko po muna magpasalamat, of course, sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit never cuts po natin na lagi pong nataabang at nakantabay sa lahat ng ating mga updates. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, ito na nga po, no, matapos po mag-trending at talaga namang kinilig ang lahat ng mga Katniel fans nang maspatan itong si Miss Catherine and Daniel Padilla sa kasal mismo ni Robby Domingo and Miss Maggie Pineda. Kung saan pinag-usapan nga ang bawat videos na naglalabasan, pero sa mga videos naman po na napapanood po natin, hindi naman po gadun kaklingi, no, yung isa't isa, no, at nakita natin talaga na may space na talaga. May mga photos na mag-isa lang si Miss Catherine na kasamang ibang friends, at ganun din naman si Daniel Padilla. So which means na kahit magkasama sila sa isang event, ay ganun pa rin kung paano po nila binibigyan ng distansya yung kanila mga sarili, ganun pa rin yun. Pero syempre, pinapakita pa rin nila na civil sila sa isa't isa. And they, kung saan nakita nga na isa sa mga videos pa nga na parang niyaya pa ni Catherine itong si Daniel na sumakay or sumabay na doon sa kotse na papunta sa place kung saan sila ay yung pagkatapos na after the wedding. And this time, nag-trending nga itong ilan sa mga kaganapan. Pagkatapos kasi ng kasalan, kumalat na naman at umugong ang mga spekulasyon ng ilang mga fanay at ilang mga nagmamahal kay Catherine at kay Daniel na may balikan na nga magaganap dahil nagkaroon na naman sila ng pagkakataon na magkasama sa isang event. Pero sa ginawa po ni Catherine Bernardo, pinatunayan na wala talagang balikang magaganap sapagkat si Catherine Bernardo ay tuluyan nang in-unfollow si Daniel sa kanya Instagram at dinamay pa pati si Liza, Julia at Jillian. So dahil dyan, nagtatrending po yung balitang ito patungkol dyan. Tinuldo ka na ni Catherine Bernardo ang mga nag-iisip na posibleng magkabalikan pa sila ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Ito'y matapos ngang i-unfollow ni Catherine sa Instagram si Daniel. Ilang beses kasing nagkikita ang ex-couple sa ilang okasyon tulad ng nakarang ABS-CBN Christmas Special at ito'y huli sa kasal ni Robby Domingo at Maggie Pineda. As usual, laging nakatutok si DJ kay Catherine na kahit na nagbibigay na ng sinyalis ang actress na layuan mo ko ay hindi pa rin natitigil ang aktor. Kaya ang realistang supporters sila na umaasa ay nabubuhayan ng loob dahil iniisip nilang baka lalambot din ang pulsa ni Catherine kay Daniel. And anyway, sabi niya kagabi Miyerkules ay inunfollow na nga ni Catherine ang kadating sa relasyon bilang hudyat na hindi na siya interesado sa binata at marahil ay ayaw niya makakita ng latest post ng aktor, pero nakapalo pa rin naman si Daniel kay Catherine nang i-check natin. Ayan, so pinantaan po natin yung kanila mga Instagram account. Ayan, so ito po yung screen records po natin nga na pumunta tayo sa Instagram account nitong si Miss Catherine Bernardo. Nakita natin, inanap natin yung pangalan ni Supremo. Yan, so let's find out kung naka-follow pa rin ba siya. So, hindi na natin siya nakita. Ibig sabihin, in-unfollow na nga niya, no? At pinuntahan naman natin yung Instagram account nitong si Daniel. Nakita natin na parang naka-follow pa rin naman siya kay Kat. At yung mga posts po ni Catherine ay nilalike at ni hina-heart niya pa rin. Ayan. So ito po yung kanya, Supremo DP, ang kanyang following, ayan, 582 following, 6.7 followers, million followers, and 41 mutual friends. Ayan. Hinanap natin si Blight, kung pina-follow niya, pina-follow niya naman si Blight. Ninanap din natin kung pinapalo niya si Miss Catherine, pinapalo niya pa rin. Marami ang nagtaka kung bakit na may daw di umano sina
Sina Liza at Julia, maiintindihan pa raw ng pag-unfollow kay Jillian dahil kumalat na naling ito kay Daniel. Pero as we search, matagal na po na in-unfollow ni Catherine Bernardo, or maaring hindi siya nakapollow, no, dito kay Liza Soberano. Pero sabi nga magkakaibigan daw di umano sila. Pero wala naman pong paliwanag kung bakit po pinollow niya pati si Miss ano, Miss pin-unfollow niya si Miss Miss Julia Barreto, no? And Miss Jillian. Pero isa sa mga batikang actress din ang nagbigay na kanyang saloobin tungkol sa ganitong unfollow house. Unfollowhan si Miss Rica Peralewa. Sabi niya, to unfollow people on social media is not immaturity. Ito ang naging payag ng dating actress na si Rica Peralewa sa isa niyang post sa social media platform na Threads. To unfollow people on social media is not immaturity. It is an issue of control. It is an act of agency, especially when we unfollow abuser, gaslighter, or people we associate with the root of our oppression. It is then an empowering practice to say, even if the small way, that you cannot do this to me anymore. Yun. So, ito po yung kanyang paliwanag dyan. So, siyempre, para na rin sa katahimikan, di ba, for your peace of mind, you have all the rights to unfollow or to cut all people sa nagdudulot sa'yo ng stress, nagdudulot sa'yo ng oppression. Yan pang sabi ni Miss Rica Peralewa, which is karapatan naman nilang lahat. Karapatin nating lahat yan. So kayo po, anong saloobin ninyo patungkol dito? Mag-comment lang kayo sa comment section natin. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga reaction po ninyo patungkol dun sa update natin. Unahin, let's start off with Miss Gloria Lomeda. Sabi niya, it's not proper, para naging sin stealer ang ginawang aksyon ni Daniel, and focus talaga tuloy ang tao at nahati sa bagong kasal at sa ginagawa niya kay Kat. Mabuti na lang at di nagpapakita ng magaspang na ugali si Kat kahit naiirita siya sa ginagawa ni Daniel. Focus tuloy ng tao sa kanila, kitang-kita sa kagaspangan ng ugali ni Daniel. Oh my G. Ganito siya ka-intense yung mga komento. Sabi po ni Miss Eliza Ray, yes, the more DJ does that, lalong kilabot diri na Catherine sa kanya. Nakita na ni Catherine, she's too good for him. Para siyang fans ni Catherine na pinagbibigyan ni Catherine. Sorry DJ, you had the gold in the palm of your hand, but you took it only for granted. No more second chance. Ayun, yun ang nangyayari ngayon, no? Parang talagang totally nag-decide na po itong si Catherine na bitawan na totally itong si Daniel dahil sa pag-unfollow niya kay DJ. Sabi naman ulit ni Ma'am si Gloria, mabuti naman, baka mag-flop pa ang movie nila. Tama ang desisyon mo. Tama ba na umattend ka ng kasal na nakapolo ka? Ano? Sabi niya, nakapolo ka nga, pero bukas na bukas polo mo, desenteng-desente, sabi niya. Sabi naman ni Arlene, I think Bell and Kat can portray this movie. At isang user pa, okay lang yan, idol, hindi ka kasama sa kanya para wala nang masabi yung mga Martes na walang ginawang kabutihan kung manira ng kapwa. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!